An initial investigation of the Quezon City Police reveals there was no forced entry in the apartment unit where Anakpawi's chairperson, Randall Echanis, was killed. They are looking at several scenarios that may have triggered the killing of Echanis and his neighbor, Louis Tagapia. Sino ba ang una na pinasok? Ba't nakapasok? Una, scenario dyan, ba't nakapasok sa loob ng bahay na wala namang pwersahan? Maaring may itinatanong sa kanya kaya siya nakatali. May mga gustong malaman na ano dito sa nakatali, may itinatanong. Si Tagapia, maaring may naririnig siyang ingay doon, maaring tinignan niya. Kaya naman bukas yung pinto niya. Kasi kung titingnan mo, walang sinirang pinto dito sa lalaway. But the Anakpawis party list group asserts there was forced entry and they have pictures to prove it. The QCPD urges the group to submit the pictures as they continue their investigation. The camp of Echanis believes he was indeed the target of the killers. Kung ang sinufloat nila ay parang mga related sa drugs at pinatay ito ng mga ano ba to, gang-gang lang, theory nila yon. Pero from our point of view, gusto din namin magkaroon ng mas fair, mas impartial na investigation at hindi yung mukhang iwa-whitewash. This is an extrajudicial killing and under the existing guidelines and orders of the government, extrajudicial killing should be handled by the DOJ through the Department of Justice. The Philippine National Police denies allegations security forces were behind Echanis's death. The PNP welcomes any complaint that will be filed against cops. Authorities call on all witnesses to talk to them and help them solve the case.